May lakad kami ni Hubby today. It's all about me. Charot. May schedule ako ng CT scan. It's been a while na naoperahan ako before. I think mga 10 years ago. So siguro may mga naramdaman akong mga hindi magaganda sa aking mga parts, sa aking mga katawan. Di ba? So we need natin ng mga ganun proseso. Kaya schedule ko today 9, pipick upin kami ng service ng hospital. Tapos balitaan ko kayo kung yung guys, resulta. Tapos sabi kasi ng doktor ko, naka-endoscopy ka na, sabi niya, yung stomach at saka yung sapuwet, sabi niya, no need to worry, it's not a big problem. Siguro may something wrong lang talaga about sa constipation ko ito. Kasi last year na emergency ako, and then CT scan ako, the result ng CT scan is yung constipation. Tapos yung sa about sa opera ko 10 years ago, pumunta kami ng ubi-gyneco kasi yung opera ko is about cervical. Pumunta kami ng ubi-gyneco, din sabi ng ubi-gyneco, parang yung pelvic ba yun? Di ko, basta something ganun. Pag matwist daw yun, sumasakit daw yung mga balakang ko, yung mga lower abdomen ko, yung mga ganun ba, sabi niya. It's time na din na tawag doon, magpa CT scan ako ulit for sure, di ba? Kasi syempre may pasyente ako. Kaya mahirap na. And then last May may check up ako ng OB-GYN. Everything is okay. Kasi kinuwanan ako ng as in yung check up talaga sa dugo. Lahat everything is okay, lahat normal, lahat okay. So yung ko din, yung naoperahan ko din, check niya, everything is okay. But don't worry, sabi niya, it's not dangerous. Salamat naman, 'di ba? Kaya mamaya-maya 8:50 or mga 8:30, pupunta na kami doon sa may munisipyo kasi doon kami pipick upin. Ayan si Hubby. Actually, guys, ayoko sanang sabihin sa kanya kasi mag-worried na naman siya ba. Wala akong choice. Sinong pag-iwanan ko? Syempre, medyo malayo yung city scan. Downtown. Kahapon, pumunta ko doon sa hospital. Nasa baba ng sofa. Nagulat ako. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Diyos ko, alam mo yung kaba ko hanggang langit. Diyos ko naman. Sabi niya, hindi. Kasi tawag doon. Siguro, hindi niya nakap-kap yung ganun kapakapa yung sofa. Kaya noon siya sa baba, umi siya eh. Pero yung ihi niya, nakalagay talaga sa batsa. Kaya, I'm worried ba? Ayoko sanang sabihin sa kanya kasi mag-worry talaga siya. Wala akong choice eh. Wala siyang kasama sa bahay. Yun, downtown, medyo malayo ba? Kaya nag-worry din ako. Iba na talaga yung feeling ko pag lalabas ako, hindi ko siya kasama. I'm not comfy, guys. Hindi ako comfortable. Not comfy-comfy. Hubby. Pagod kasi naglakad kami. Anyway, ito na yung aking result. Siyempre, kinakabahan ako, hindi ko naihi ako, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. But, ito pa yung yung CD. Chang chadatang! Yung yung resulta ko is abdomen CT siya, yung dito banda. Kasi yung masakit sa akin, guys, is dito. Ang nakalagay dito is yung resulta is moderate fatty liver ako. Ito yung, itong katawan ko, yung kilo ko is I think 73, 74 something, nandyan. Tapos number 2 is focal fat infiltrations and small LNS in LLQ. Axial image number 69, coronal image number 17, non-specific inflammatory changes, RO panniculitis, basta ito siya. Ayan. Sabi ng doktor,
moderate fatty liver ka. Don't worry, it's not dangerous, sabi niya sa akin. So I will give you medicine. I think 15 days yung bigay niya sa akin. Yan. Chan! Yan. Diba? Yan ang medicine ko. Yan ako na lang. Ganun ko na lang medicine ko. Anyway, ayan yung ano ko, resulta ko. Tapos sila dito, they offered MRI, CT scan, yung ano ba yung chompa? Ultrasound pala. Tapos yubang kumsa yung ano dito, mammogram. Yan, marami sila about sa mga spinal. So yung nabayaran ko, hindi naman masyadong mahal. Pag may naramdaman ka, punta ka na agad ng hospital para hindi ba siya mas lalong lalala, di ba? It's not dangerous, it's not cancerous, sabi niya. Everything is fine, makukuha lang yan sa treatment sa gamot. Kaya binigyan niya ako ng 15 days. Kaya kayo dyang nagmumukbang, please, health is wealth. I mean, hindi naman masama ang magmumukbang, di ba? Or hindi naman masama ang yung kumakain ng mga unhealthy food, pero hindi araw-araw. Tapos dapat din yung mga ganito na nga yung katawan ko, may mga ganito na nga lumalabas, di ba? How much more pa kayo ang laki-laki na talaga ba, as in talaga na more than 100 kilos na yung ano. Punta din kayo ng doktor paminsan-minsan. One eternity later. Good afternoon, guys. Afternoon na, hindi na good morning. By the way, happy Sunday. Sunday today. Kaya chill-chill lang sabay. Tingnan naman, naka-nighties pa ako. Ito yan. Dinublihan ko lang kasi syempre magkita yung mga Brussels natin. Nagluto pala ako ng banana key. Banana key. Nag-request siya kasi ano, hindi siya kumain ng lunch. Eh, mostly kasi hindi kami kumakain ng kanin pag lunch. Minsan, pag makaluto ako, kumakain ako. Pero minsan talaga, I mean mostly hindi. Kasi kahit ano nang kinakain namin ba, ang dami kasi pagkain sa bahay. Kahit as in, pasensya na kayo sa mukha ko. Talagang chill-chill lang talaga sa bahay. Walang-wala talagang ano. Tapos nag-edit ako yung para may ano video tayo ba. Yung ginamit ko na sugar is unrefined sweetness. Ayan, yung mas kubado ito. Mahal to guys pagbili ko, pero okay siya. Last time yung ano, yung saging na tawag doon, pinirito ko lang. Ngayon is banana cue naman. Ibahin naman natin. Pinaparamig ko muna konti. Kasi init-init ba naman. Last time nakita ko kay Anakay na binibili niya sa mga convenience store. Ayan. Mura lang yan guys. So, dami-dami yung binibili ba yan. Mura lang yan. Tapos lagyan mo lang ng ice. Bumili din ako ng marami kasi nag-sale din siya. Naging mura, as in mura din talaga. Ate, na lang kami ng kape. Marami na yan eh. Pinapainom ko na si Hami ngayon ito. Si Hami tulog pa. Nilabas ko na to kasi magluluto ako ng adobong ano. Muna paksiw adobo. Samahan ko si Hami today. Punta kami ng ano, honeymoon. Yung pinuntahan ko yung masakit yung paa ko. Kasi masakit yung shoulder niya. Mga about 2 minutes kanyan. Kasi dyan daw lalabas yung mga vitamins. Hindi, search ko lang sa YouTube. Chatong. Maganda siya, matibay siya.
eto na, inaano ko muna siya, sala ba? Kasi tawag doon para makuha yung ano niya, yung balat ito dito, tsaka yung ano niya, seed. Dami nito. Ang dami kong talong, guys, binigay ni Eileen. Thank you, darling, kasi may farm sila. Pinakuluan ko na yung talong. Mas masarap to, guys, kung ano, i-grill mo siya. Wala na akong time. Hiniwa ko na rin yung ilalagay ko. Ginger, sibuyas, at kamatis. Damihan ko ng kamatis para matamis-tamis. Masarap yan siya. Luto na. Yung ginataang. Masarap siya. Dinamihan ko ng gata para yung ano talaga, ito yung talong, mag-soak talaga yung gata. Tapos, dinamihan ko ng kamatis para maano siya, matamis-tamis pa. Yan. Asin lang yung nilagay ko niyan, guys. Oh, I'm so excited. Ito rin, luto na siya. Adobong tuna. Adobong tuna. Paksiw. Ganun. Basta, yun na yun siya. Hi, guys. Ito yung niloto ko. Ooh, yummy. Yung sabaw. Ako hindi ako masyado sa talong, but this time, binigyan kasi ako ng talong, kaya ginawa ko ang ganito. Si Koreano, hindi ko makain ng ganito yung style. Ang gusto lang niya is yung ano, tortang talong. Thank you, Lord! First hungit. Please subscribe and I see you tomorrow. Bye.